Higilit pa ng DOH na pangunahing misyon pa rin ang hindi mabulunan ang mga paggamutan dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Alas 12:09 ng tanghali, hindi isa sa ilalim sa circuit breaker lockdown ng National Capital Region. Ito ang paglilinaw ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos kumalat ang text message tungkol sa 2 weeks circuit breaker lockdown. Ayon kay Roque, fake news ang impormasyon na nilalockdown ng NCR mula March 22 hanggang April 4. Hindi raw totoong muling isasara ang non-essential businesses kaugnay nito. Sa iwalay na panayam ng DZRH kamakailan, ipinaliwanag ni Metro Manila Development Authority Chairman Mur Avalos na bahagi na ng circuit breaker format ang unti-unting ginagawang paghihigpit sa rehiyon. Nakakapanumong 7,999 cases ng COVID-19 na naikala ng Department of Health sa Pilipinas kahapon. Ito na ang pinakamataas na arawang kaso ng COVID-19 sa bansa mula na masang tulad ng pandemya. Sa kabuuan, umalo na sa 656,056 sa kabuuan kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 80,642 ang aktibo, lumakasalukuyang panitisakit. Nakapagtala rin ang DOH ng 597 na bagong gumaling sa COVID-19 na may kabuuan ng bilang na 562,484 recoveries. Nadagdagan din ang 30 ang namatay na nagdala naman sa death toll na 12,930. Kasabay ng paglobo ng COVID cases sa bansa, nadagdagan din ang bilang ng mga infected ng COVID-19 variants. Ayon Department of Health, may 46 na bagong kaso ng B117 o ang tinatawag po na UK variant na may kabuuan na ngayon 223 kaso. Nagkaroon din ng 62 bagong kaso ng B.1.351 o ang South African variant na umabot na ngayon sa kabuuan 152 kaso. Nakapagtalari ng mga kagawaran o nakapagtalari ng kagawaran ang 6 na bagong kaso ng P3 na unang na-detect sa Cebu at umano na ito ngayon sa kabuuang 104. Pinakamabilis na ang 1 linggo para ma-detect ng Philippine Genome Center ang isang variant ng COVID-19. Ayon kay Dr. Ted Herbosa, Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19, ang makina sa UPPGC ang pinakamakabago, pinakamabilis at kaya magsubi ng pinakamaraming samples hanggang 750. Ginawa ni Herbosa ang pahayag matapos ang angal ng ilang mayors na isinawalat ni Dr. Tony Liachon sa DZRH na matagal na nilang malaman kung sino-sino ang may variant ng COVID-19 o wala. Ayon kay Herbosa, masyadong komplikado ang ginagawa ng makina dahil kailangan pang aralin ang bawat molecule sa genome o genetic code ng isang sample. Tatlong pasilidad lang din ang may kakayanang mapag-genome sequence bukod sa PGC, kasama na ang UP National Institute of Health at Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Yung full genome sequencing sa amin sa UP Philippine Genome Center, complicated na ba? I-redetect nila yung buong sequence ng mga virus doon sa mga samples na positive. So nagsasubmit ang mga laboratorio sa Philippine Genome Center at ina-identify nila kung UK variant, Philippine variant, South African variant. Hindi po simpleng proseso yan. Yan po ang meron din genome sequencing sa UP Manila sa RITM. Punta ko lang ang alam kung nakagawa ng full genome sequencing. Pero yung pinakamakulit na po sa yung nandiyan sa Philippine Genome Center kasi ang binili natin yung makina dyan, talagang maganda. Hindi po pwedeng Ay, PFN ni President Vice Dela Aguilar
36% na ng mga nasasakol ng COVID-19 ay pangalang healthcare workers na tawagan ng grupo sa pamahalaan ng mga detalye ng mga